schedule natin today ng remap, nandyan si Marco ngayon. Papa-adjust natin yung mapping ni ADV-160 kasi nga nagpalit na ako ng pipe. Although naka-remap na nga ito, napasok naman siya dun sa pipe na pinalit ko, yung current mapping niya ngayon. Pero sabi ni Marco nga, i-adjust niya ng konting-konti lang para mas better fit yung mapping niya sa pinalit natin na TSMP Stage 1 na Silent Killer Power Pipe. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, ang gamit kong bola dun is 15 grams. Tapos tinest ko siya dun sa may New Clark City. Ang nakuha kong top speed ay 131 kph at 9,750 rpm. Kumbaga hindi ko siya napa 10,000 rpm. So ngayon nag-adjust ako ng bola. Ang gamit ko ngayon is straight 14 grams. Para matry natin mamaya after ng remap, try natin yung top speed ulit doon. Kung aabot na siya ng 10,000 rpm, tapos kung ano yung speed na maabot niya at 10,000 rpm. Nag-prepare din pala ako ng mga questions na usually tinatanong sa akin regarding sa remap, since pa nang nagpa-remap ako kay Honda Beat, kay Honda Click, tapos kay ADV. Tanong natin lahat yung mamaya pagdating natin doon kila Marco. Marconetics, ECU Remap. Dito tayo kay Marco, itetest ride niya muna si ADV. Tapos paparamdaman niya kung ano yung mga kailangan adjustments na gawin. Bro! Testing, testing. Pakiramdaman. Ito yung tinatawag nila na street tuning. Magdedepende sa skills ng tuner yan. Sa lakas ng pakiramdam niya. Tapos may onting data rin tayo dito. Ang tayo reader ng onting. Sa cellphone ni Marco, nakakonect yun via Bluetooth ito. Kumbaga kinuhanan niya ng data, kaya niya tinest ride. Para meron siyang basis sa pag-a-adjust ng current mapping ngayon. Nakakonect siya dito sa data link connector or DLC. Napagawa na si Marco ng custom mapping para sa adjustments niya dito. Iloload na niya ngayon. Ito yung remapping tool niya na via Bluetooth din. Naglo-load na yung custom map. Test ride dun sa niload niyang map. Street tune kung may konti pang adjustments. H-jack Android. RPM. Yan, sakto naman. Battery. Temperature. AFR. Ano yung ADV ba? Advanced. Advanced. Ignition timing. Kala ko ADV 160 eh. Ano yung AFR mo? Pag tinatakpan yung AFR, mababa. Ano nga no? 13.7. Nasasara ko na halos. Pagka walang takip. Alas 12. 13.9, 13.7. 13.5. Pero dito pwede rin naman kaso mahirap pa sa akin. Oo. So ito galing sa auto sensor mismo. Meron naman tayo wipe on. Pag i-read mo talaga yung mas accurate, ito. Ito auto sensor. Oxygen sensor. 0.8, 0.2 yan. Ano yan? Sinusoidal region. So up and down. Okay. Ito na yung mga questions natin na tatanong kay Marco regarding sa ECU remapping. Para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung ECU remapping, para saan siya, bakit siya ginagawa. First question natin, ano ba yung ECU remap? Yung ECU remap, doon tayo sa layman's term. Let's say, all stock na motor, katulad kay Ian, ADV-160. May ginalaw ka sa makina, let's say yung exhaust pipe, usually yun yung binapalitan, di ba? Exhaust pipe. Mag-iiba yung AFR, usually yun yung naapektuhan lagi, AFR. Pero meron pang iba. Si ECU remap kasi, ito si ECU on the beat. ECU ni beat. Kumbaga ito, parang cellphone rin yan, may program. Pinabago mo yung program nito. Sa iba, tinatawag nila, ano ba yung replash, di ba? Yung replash, more on ano kasi yun? Electronic term, more on dun sa chipset. Yung remap, more on automotive term. Pero parehas lang ng ginagawa yun. Binabago yung parameters. Yung parameters nung kumbaga yung mga IC, yung computer na ito. Ito rin kasi parang computer rin naman ito. Parang yung program. Binabago mo. Ito, stop, di ba? May pinagtangka. May base map siya. Meron siyang program specific para sa stock pipe. Kaya natin ginagawa ECU remap para i-correct yun, yung ginawa mong changes, para mas maganda yung magiging combustion. In the end, mas maganda yung takbo. Not necessarily sa top speed or attack. Pero no, usually, yun yung nagiging effect. Fuel consumption, hindi rin tayo nagkiklaim na laging titipid, ganun. Pero yun yung nagiging trend kapag nakokorrect mo. Kung mas correct yung kada piga mo, may power, syempre, hindi sayang yung gas
sila na kumbaga. So yun yung parang ano ng easy remapping. Hindi siya para kumita lang kami yun. Next question natin, ano ba yung pros and cons ng easy remap? Pros, yun. Yung binanggit natin kanina para makorek. Yung AFR, yung combustion. AFR. Yung program ng ECU sa pagkocommand dun sa mga injector, fuel injector. Which is yun ang fuel injector, nabibigay ng gas. Yung intake, di naman natin nakokontrol. Nakokontrol natin siya via throttle position. Mm-hmm. Pero hindi siya katulad ng fuel injector na matitrim na ECU. Ang nagtitrim ng intake, more on sa kamay natin, yung throttle. Walang ano, babawasan mo ng hangin. Walang ganun. Mm-hmm. Bawasan lang ng gas, dagdagan ng gas. Meaning ng AFR is yung air and fuel ratio. Yan naman yung hangin, saka yung gasolina na nagpo-produce ng combustion. So kaya kapag nagpapalit ng pipe, nagbabago yun. Kasi iba yung reading na binabato ng sensor dun sa ECU natin. Kaya kailangan i-adjust sa timap. So yung pros, yun na, yun nabanggitan natin. Yung cons, bayad mo. may cost siya, syempre, di ba? Yung mga tools na ginamit, yung skills, yung, kumbaga, pinag-aralan rin ng ilang panahon, yun yung cons. Ngayon, cons in terms dun sa motor, durability or ano. Longevity. Dapat hindi mag-iba. Dapat same pa rin. Iba na usapan kung nag-aano kasi. More on, nag-improve ka ng performance. Siyempre, nagdadagdag ka ng stress sa makina pa rin talaga. Kahit sabihin mong walang remap o stop sa CVT ka gumalaw, meron at meron pa rin. Napansin nyo naman, di ba, yung mga belt niya mas mabilis maupod. Although, siyempre, may factor yung kung paano mo siya dinrive. Yung high driving habit. Kung more on high RPM ka ba. Usually, high RPM, high speed, yun yung laging bugbog ang mga pyesa. Kahit wala ka pang i-modify, kahit all stock yan, the more on na nag-high speed ka, nag-high RPM, high load, ibig sabihin, akyatan, bugbog talaga lahat ng pyesa. Kumbaga, mas stress yung makina. Ngayon, pag nag-remap ka, sa atin sa kasi, pag nag-remap tayo, more on standard tayo. Kung ano lang yung pinaltan, yun lang yung gagawin natin, mostly natin yung guess. Pero siyempre, sayang naman kung ganun. So, dinadagdag na natin yung improvement. Yung iba pa. Iba pang improvement. Pero pwede. Safe pa rin. Kung nakapanood nyo yung mga dati kong vlog, lagi akong full throttle, rat-rat, ganyan. Okay, hanggang ngayon, okay pa. Yung Honda Beat ko at Honda Click. Kasi EDV, siya ang nag-remap talaga na si Marco dati. Tsaka may mga nauna pa kay Ian na may remap natin na okay pa rin. Nakikita nyo sa page natin. Facebook page niya. Marconetics is your remap. Nandun naman yung mga testimony. Meron yung mga matatagal na 1 year plus na. Sila mismo nagpipitback okay sa akin. Okay. Dagdagan natin ng cons. Kapag mali yung mapping, may chance na masira yung makina. Careful sa remap talaga. May power siya. Kumbaga, great power. Great responsibility. Ganun rin siya. Kaya niyang palakasin, kaya niya rin sirain yung makina. Pero hindi naman yung sobrang lakas. Kaya niya rin papangitin yung takbo. Pwedeng itong si Tuner 1, si Tuner 2. Si Tuner 1, medyo nag-improve. Ito si Tuner 2, mas sobrang lakas ng difference. Ramdam mo. Pero, ang tanong doon, kung safe pa rin ba yung ginawa niya. Pwede ka pa rin mamili. Pwede mamili. Kung kaya mong i-take yung risk na mas malakas, okay. Pwede naman natin palakasin eh. Kasa yung longevity nga ng engine, makakompromise. Hindi ka naman kasi kumakarayat. pang racing pwede, sagad-sagad na sa mapping. May mga customer ako na tinatanggol na, kakarela ka ba or willing ka ba to take the risk na kumbaga mas may chance na masira yung mapping in the future. Hindi naman agad-agad pagkapiga, ang tawag doon, maling mapping yun. Siguro yun, idagdag natin, depende siya kung saan nyo gagamitin. Kung pang daily, pang racing, iba-iba pa rin yung mapping na nilalagay talaga. Hindi siya yung isa lang na copy-paste. Depende sa application, depende sa gusto nyo, sa driving habit nyo. Ano yung difference ng ECU reset tsaka ng ECU remap? Si ECU reset, let's say, all stock, kahit walang pipe na pinaltan, nireset mo. Si ECU natin, more on like Honda and kahit Yamaha, may tinatawag na closed loop. Search nyo na lang kung talaga mayroon itong kasi explain pa natin dito. Ano bang magandang logic sa closed loop? Kunya, may water tank ka, mayroon siyang sensor ng level. Ngayon, kapag napuno na yung tubig, gagawin yung level sensor, sasabihin niya dun sa nagko-control ng intake ng tubig, di ba? Ngayon, ikaw yung level sensor, mata mo yung parang sensor, di ba? Kasi yung control mo is yung kamay. Pag nakita mo na mapupuno, binabawasan mo na yung gate valve sa tanke. In turn, mababawasan yung tubig sa loob, di ba? Makokontrol. Ganun rin si ECU sa makina. May auto sensor, mayroon fuel injector. Pag tinawag na closed loop, ibig sabihin, lagi niyang binabasa yung exhaust. Nandun kasi yung auto natin sa may exhaust, usually sa head ng makina o doon sa pipe. Elbow, L1 sa pipe. Yun, nire-read niya yung oxygen na naiiwan doon sa elbow, sa exhaust.
From that, binabato niya kay ECU yung reading. Si ECU, binabasa niya, tinitrim niya yung fuel. Kino-correct niya kabaga, dadagdagan ko ba o babawasan ko ba? Para makuha yung program niya na tamang ratio ng AFR. Ngayon, may nakaset talaga to na AFR in every range. Hindi na consistent na from low throttle to full throttle, parehas. Kali nga, pag full throttle, may tinatawag na open loop. Nag-open loop na siya, hindi na siya nag-open loop. Pero marami pa yan, malalim pa. May mga short term, fuel trim, merong long term. Balik tayo sa tanong mo. Ang nangyayari kasi sa ECU reset, di ba nag-reading siya? Kasi hindi naman ang all stock na motor, kaya may mga auto sensor. Hindi naman by default, pare-pares nga yan ng pagkakabuo ng makina. Yung auto sensor na yon, yung mga sensor na yon, kaya siya nasa close up, siya yung nagko-correct nun para maging perfect yung combustion. Doon lang tayo sa part pa ng pyesa ng motor yun, ha? E paano yung ano pa, condition ng environment, di ba? Yung temperature, gaano ka-dense yung oxygen, hamog, di ba? May epekto yan sa combustion. Doon na-introduce yung mga closed loop. Di ba, nung carb, wala naman mga ganyan. Pero mapasin nyo sa carb, di mo mahuhuli ng tuning yung smooth talaga na takbo in every condition ng environment, ng ambient temperature. Magkakaiba, di ba? Actually, kaya nga may choke ka pa sa carb kasi nga, pag malamig, kailangan niya na mas maraming gas. Hindi lahat nasusunod. Ganun naman sa FI, sa fuel injected na mga motor, automatic niya nang ginagawa yun. That's why may close loop tayo. Ngayon, sa ECU reset kasi, marami nang ginawang modification si ECU para ma-perfect yun. Ngayon, pag in-reset mo yun, ibabalik niya yung stock na mapping, na program, na walang mga trim. Yun ang tinatawag yung trim, mga changes based doon sa na-read niya. Yun ang ginagawa ng ECU reset. Ngayon, si ECU remap naman, pinapalitan natin yung base. Nyari, kung dating 100 ang base map mo, di ba, sa ECU reset, nag-adjust na siya, naging 120 na, let's say, ganun. Pag na-reset mo, babalik ng 100. Ngayon, sa ECU remap iba, papalitan natin yung 100 ng by default 120 na. So, pag na-reset mo si ECU na naka-remap, babalik siya sa 120, hindi sa 100. Hindi sa 100. So, yun yung difference na remap. Nire-reprogram mo. Si reset, binabalik mo lang sa default values. Default settings. Sa cellphone, ganun, di ba, may default. Remap naman nakatumba sa cellphone, yung nag-upgrade ka na ng version ng Android. Ang iOS, para siyang reprogram, ganun. Yun yung difference. Ang follow-up question naman natin doon, kapag ka nagpa-remap, kapag ba nire-reset yung ECU is nabubura yung remap. So narinig natin kay Marco, hindi siya nabubura. Oo, yun. Ever since naman sa mga previous vlog, tinest mo na rin, di ba? Oo, Both manual reset and diagnostic. Diagnostic tool. Hindi talaga nagbabago yung mapping kasi naka-load na yun doon. Pero pwede mo siyang ibalik na sa stock mapping. Oo, pwede. Remap rin ang tawag. Kahit sa ibang tuner na gumagamit rin ng same tool or ano, kaya nila ibalik dapat sa stock. Kasi dapat laging kapag gumagawa ka ng mapping, meron kang nag-i-start ka sa stock. Hindi pwede mag-start ka sa mapping ng iba. Malilito ka doon. Diagnostic din yari nabubura. Basta reset ha. Kasi may mga diagnostic tool na nagre-remap rin. Remap na rin ang tawag. Iba na usapan yun. So far naman kahit sa ibang brands, di naman nabubura dapat mag-reset. So yun nga yung logic pa rin. Iba yung binabago ng reset. Next question natin, kapag ba nagpalit ng aftermarket pipe, kailangan i-remap? Dahil napag-usapan natin yung ano yung purpose ng remap, di ba? Ang sagot doon, yes. Kasi nag-iiba nga yung AFR. Ngayon, meron tayong tinatawag na closed loop kanina. Bakit hindi na lang dapat in-adjust ni ECU, di ba? Oo, yun nga yun. Wala nang remap-remap. Hmm. Oh, tama naman yun. Tama yung point na yun. Although, ganito ang problema kasi nun. Yung adjustment ng auto sensor sa closed loop environment sa ganong scenario ng ECU, may certain limit lang. Oo, limit. Let's say, yung air filter mo dumumi, siya less air. Yun, kaya niyang i-adjust yun. Marami pang changes na nagde-degrade yung mga parts mo. Kaya niya up to certain point. Ngayon, sa pipe, swerte mo kung ma-adjust ng tama. Tsaka parang magde-depende sa pipe. Oo, may limit. Depende pa sa klase ng design ng pipe. Ayun ang difference kapag hindi mo ginawa yung remap. Kabado ka. Kasi hindi mo alam kung ma-adjust niya ng tama. Nakakompromise yung safety, may nasisira na makin. Hindi siya yung ano, akin okay naman yung sa'yo. Hindi kasi pare-parehas yung behavior ng pagkakabasa ng ECU, condition ng motor mo. Marami factor. Ngayon sa remap, ginagawa natin, binabalik natin sa standard na ma-incorporate yung changes ng exhaust pipe. Pero yung reading niya, standard pa rin. Nasa close loop pa rin siya mostly para makapag-perfect ng tune. Maless yung unburned gas. Mga nagtatanong rin sa FB, ano yung pipe na hindi na kailangan na remap? Sagot dun, yung kung titignan mo yung design ng pipe, more on hindi siya nalalayo sa size ng elbow, size ng tip, kasi loob, chambered type or straight pa yan. Yung pinalit natin pipe, TSMP, chambered yun. Yun yung tawag nila dun sa pipe na yun. Whereas dun sa straight,
weight low, kita may dulo-dulo, iba lalo AFR niya. Hmm. So kung magpapalit, gusto mo lang magpalit ng pipe talaga, trip mo lang, wala, nag-iba yung tunog. Doon ka sa may chamber, medyo less sira yung gano'ng mga pipe. Diba, risky pa rin, pero mas less risky kumpara sa mga straight. Ngayon, without thinking yung safety, ano ba yung mas kagandahan na remap? Ayun, nasa mga previous vlog ni Motobiz, nung mga nagpalit siya ng pipe sa click, panoorin niyo yun, nandun. Sabihin, meron improvement sa drivability, sa performance. Yun naman yung another benefit kapag nag-remap. Hindi lang yung safety. Oh, hindi lang para sa safety na para hindi masira. Meron talagang performance na increase na maramdaman. So, tingnan niyo yung page ko, halos karamihan ng comment doon. Actually, tumitipid pa ngayon kilometer per liter na consumption. Pero hindi ako nag-claim yun kasi yun nga, mamaya, lagi ka naman full throttle, wala rin. Diba? Baka bumaba pa. Pero kung yung sinasabi ko nga, same driving habit gawin mo, nag-improve talaga siya. Kasi ang tendency kadalasan minsan pag nag-open pipe ka, humihina talaga yung hatak, which in turn mas mapipiga. Yung throttle, mas kaya maraming gas yun. Yung same power na ginagawa ng stock pipe versus do sa open pipe, mas mahina yung tulak. Kaya in turn, napipiga mo pa siya ng mas malalim, mas maraming gas ang binatato. Ganun siya. Bakit siya tumitipid kapag may remap? Kasi nga, tumiliit na yung piga mo ulit eh. Tapos mas nakakahinga na may makina. Oo, oh, yung pa, Hindi lang benefit niya. Oo. Yan para lang, tututang kayo ng gas. Basta nagawa ng tama yan, may enjoy niyan. Marami lang naging client na ganun. Dati daw silang believers ng no remap. Mm-hmm. After some point, tinry nila. Mayroon mga ganun, di ko pa lang napopose eh. Na-prove na nila. Na-prove na nila na may sense nga yung remap. Kasi hindi ko masisisi iba kasi minsan nga mali yung pagkakarimap. Lalong pumapangit. Parang sa may mga bad experiences. Hindi natin masisisi. Aso karamihan naman talaga, wala pa experience. Nasa kanila na yun. Respect na lang. Dyno versus street tune. Wala namang pinakaiba yun. Ay, kumbaga, kung parehas magagawa ng tama yung dyno tune versus street tune, dapat walang difference. Ngayon, sa tuner, tod nila, lalo sila may dyno, wala eh. Naiintindihan naman natin, malaking tulong yung dyno para mapabilis yung tuning. Ngayon, hindi naman ibig sabihin kasi na mas maganda yung output. Hindi ganun. Kung parehas na nagawa ng tama sa street tuning at dyno tuning, parehas lang output niya. Yung dyno tune, ang extra benefit nun, meron ka nakikitang data na repeatable. Kasi mayroon yung pakiramdaman lang rin, diba? Marami na tayo experience ng dyno tune, dalawang oras pa ginawa. Actually, sa street tuning, mas matagal gawin yan. Pero yun, quick comparison lang. Paglapag sa daan, walang naramdamang difference, minsan mas pumangit, mas gumaspang. Kasi yun nga, nasa tuner pa rin kung magagawa niya ng tama based dun sa mga modifications. Pero bottom line, walang difference dapat yan. Yung dyno tune at street tune. Oh, kung marunong talaga yung tuner. Pag sa mga remap, huwag nyo titingnan yung presyo. Importante yung output. Next question natin, kapag ba may pinalitan ng pyesa sa CVT, kailangan bang i-remap pa? Binabanggit ko kanina, ginagawa lang natin standard. Meaning, parang same lang ang stock, all stock na motor. So, sa all stock na motor, diba, kung medyo familiar ka sa CVT, once na lumitis yung mga pyesa, belt, bola, lumambot spring, nag-iiba lahat yan ng timpla, tuning. So, ibig sabihin ba kailangan i-remap? Ibig sabihin, hindi, ganun. Pwede ka mag-fine-tune sa remap kung ano yung nakakabit na CVT. Pero kung palpak yung CVT mo, palpak na rin yung remap mo pa ganun. So, kailangan standard ka lang talaga. Short answer dun, dapat hindi ka kailangan mag-remap kung may ginalaw sa CVT. Hindi kailangan. Hindi. Next question natin, paano yung mga motor na walang remap? Paano yung pwedeng gawin? Parang ba, nagpalit ng pipe, maayos pa rin yung takbo. Bakala na si Kingdom. Maraming way, pero walang assurance. So, nasa iyo kung willing mo ka i-take yung risk. Iba, usually, tinitingnan yung spark plug reading. Kaso hindi yun yung fast response na makikita mo kung safe pa yung makin naman. Lalo sa fuel injected, dahil iba-iba nga yung tuning yan per throttle position. Pwede, siguro, gumamit ka ng pipe na medyo hindi open, hindi pre-flowing. Medyo same yung elbow, tip, chamber, yan, pwede yan. Medyo safe, pero hindi pa rin sinasabing, hindi ko pa rin 100% na safe. Pero nasa safer side ka. Yung mga gantong style ng pipe. Silent killer. Pwede yan. Hindi ko na ina-advise yung mga papalit na injector. Kasi yan eh, kung magaling yung magpapalit, pwede. Trial and error yan. Kahit sabihin mong nilakihan mo yung CC ng specs ng injector mo, hindi ibig sabihin nung safe ka na. Dahil lunod, hindi ganun ang fuel injection eh. Kasi nga closed loop yan. Nag-trim pa rin niya eh. Paano kung bigla niya ilim ng sobra? Mas delikado ka, diba? Hindi safe sa fuel injector. Unless expert yung gagawin. Pwede yun, pwede. Yung sa mga Yamaha, meron pa rin nasisiraan eh. Hindi lang kasing ng Honda. Dumbo sa question mo yun, yung sinasabi nila more on leaner side question. Hindi. Ang number one na explanation bakit ginagawa ang 14.7 ng AFR kasi yun yung stoichiometric na burn.
sabihin, lahat ng gas nasusunog. Yung sa mixture with air, perfect burn siya. Yung sabihin, less emission, less pollution. Yun ang ini-aim ng Honda kasi environmental yan, regulation yan. Standard. Hindi lang, kung gusto lang ilin talaga ng Honda yan para tumipid, meron pang mas lean na safe pa rin. Actually, yung mas lean, hindi yun ibig sabihin mas mainit lagi makina. Yung mas leaner yun, pwedeng lumamig yung makina mo na nun. Dahil wala na halos power na ine-generate sa combustion, lesser combustion. Okay. Ngayon, 14.7, usually mas mainit talaga dun sa range na yun. Kasi yun yung ano nga, perfect burn yun. Mainit yung part na yun. Hindi lang dahil lean. More on environmental. In compliance sa emission regulations, emission standards yung ginagawa niya. Kasi pag nag-reach ka naman, more on hydrocarbons. Carbon, di ba? Pag nag-lean ka naman, nitrogen oxide. Masakit rin sa ilong yun kung na-try mo magpa-lean ng exhaust. Masakit sa ilong rin. So, yun, sa emission siya. Yung number one dahilan bakit medyo ano yung Honda. Medyo nasa lean side. Nasa lean side. Pero pag wide open throttle na, hindi na yun. Ah, hindi, pwede ka, hindi ka pwedeng mag 14.7. Hindi ginagawa ng all-stock na motor yun. Delikado yun. Kung tutusin, ang all-stock na motor sa high RPM, lunod yun. Kasi maraming pwedeng factor na mag-contribute. Hindi ka pwedeng mag-kubagay sagad na best power. Pare-parehas. Na hindi lunod. Diba, let's say, nasa 13.0 AFR. Hindi, delikado yun. May allowance ang Honda. Kaya sasabihin ko na, yung all-stock, medyo lunod talaga yan. Sa wide open track. Oo, pero safe yun. Kasi iba-iba naman ang condition yung dinadaanan ng motor nyo. Hindi naman nasa dyno lang na halos isa lang yung condition. Environment temperature, mga ganun. Air pressure, yun. Hindi siya basta-basta rin. Kaya ako kasi pag nagre-remap ako, doon tayo sa safe side lang lagi. Kahit iakit mong bundok, hindi niya sasabog basta. Kumbaga, hindi niya kinocompromise yung safety or longevity ng makina para lang masabi na napakalakas ng remap niya. Yung pa rin siya sa safe side na may power at may performance pa rin. Last question naman natin, magkano ba usually yung price range ng remap? Yung sa'yo muna, bro. Yung sa'yo kasi, ever since, 1.5 pa rin tayo. Hindi na ako nagbago kasi, kabaga, hindi naman tayo nag-invest sa dyno or ano man. Saka hindi rin naman ako siguro kung mga stock engine magda-dyno pa. Kaya sa'kin, mag-stick na ako sa 1.5 na price. As of now, 1.5 pa rin. Although may nakikita ko sa page, may mga mas mababa pa. May mga 500, 800. Sa'kin naman, walang kaso yung price. As long as okay yung gawa nila. Kahit 3K pa yan. Kung ako kunyari yung customer, kahit 3K pa yan, okay lang. Tapos sa mga sakyan, 25K. Pataas. Kasi mas malaki yung responsibility ng nagre-remap doon. Mas maraming parameters na yung lalapag mga more on maraming cylinders. So, ang range niyan, di ba, ganun nga. Sabi mo lang, 500 to 3K. Kahit doon ka sa 500, basta okay yung feedback, okay yung gawa, try mo. Ang main point niya doon is depende sa tuner na gagawa. Basta tama yung pagkakagawa. Regardless sa price, okay yun. Wala sa presyo. Nasa ano. Kaya tingnan niyo lagi yung feedback mo. Oo, totoo. Thank you. Okay na yung mapping natin. Solid. Ang una ko naramdaman, kada piga ako, may laman na siya. Parang yung dati na pag pumipiga ako, nahiyaw, na hindi natatranslate siya sa power. Ngayon, nung in-adjust na ni Marco, kumbaga ito na yung fit na mapping para dun sa pipe natin. Wala nang nasasayang na power kada piga. Yan o. Tapos, yung pangalawa naman is yung smoothness ng engine. Kung smooth na siya dati, mas smooth pa siya ngayon. Ang ganda ng throttle response niya. Yan ngayon, testing naman natin doon sa New Clark City yung kung mapapabot natin siya ng 10,000 RPM. Game, try na natin! RPM pa rin. ₱128 kph at 9750 RPM. Tayaman natin sa patag. Yan, parang dumudulo yata ah. Stock up na naman. ₱9,750 RPM. Kung
considering yung nakuha natin ngayon, sa lakas ng hangin na yun, ha, try ko bukas ng umaga para mahina lang yung hangin. Ulitin na lang natin bukas. Ingatan kung makapabot natin siya ng 10,000 RPM. 9,750 kanina yan. Ha? 131 yung last time na try ko dito. Try na lang ulit natin bukas. Time check, 7:15 AM. Tatry na natin ngayon. Same pa rin yung set ko ng CVT. Wala akong binago nung tinry natin kahapon. Subukan natin kung makukuha na natin yung 10,000 RPM. Pag hindi natin nakuha, ibig sabihin nun, baka yung belt ko is manipis na. Pansin ko kasi na medyo nakalubog na siya sa torque drive kapag nakabaklas, tas pinapatong ko yung belt. Hindi gaanong malakas ang hangin ngayon, pansin ko. Kasi kahapon nga, sobrang lakas. Magkakaalaman ngayon kung makukuha na natin yung top speed nito at 10,000 RPM. Game. RPM, pumako pa rin siya. Pako, oh, 9750 RPM. Ayaw niya mag 130. Pero walang headwind, ah. Hindi ko alam kung bakit. Baka sa belt na. Pero try pa natin dito sa patag. Ito, patag na to, try natin dito. Talagang dumulo. Baka yung belt na yun. So, 9.5 RPM lang, pero mahina lang hangin. Final attempt. Pag hindi pa rin nakuha, sabihin yung belt na talaga, palitin na. Last na to. So, lakas ng hangin. Natin kung makukuha. Pako talaga siya sa 127, oh. 9750 RPM. Belt na talaga. Ganun lang yung kayang speed ng belt natin dahil nga manipis na siya. Mission failed ulit tayo sa 10,000 RPM na target natin. Pero okay lang yun, ang importante sa akin kasi throttle response, yung kada piga mo may lamaan. Ganun yung nangyari eh, nung na-remap na ni Marco. Kumbaga nag-match na talaga siya dito sa pipe natin, yung mapping. Kasi yung top speed naman is bira mo naman talaga magagamit yan. Ang pinaka-importante yung arangkada, yung tipo na pag gusto mo mag-overtake, kahit truck pa yan, kaya mong overtakean. Baga hindi ka mabibitin sa power. Yan ang pinaka-importante sa akin. Yung pag-test natin dito ng top speed, kumbaga gusto ko lang din makita eh, kang sa 10,000 RPM. Kasi yung stock, nung all stock pa ako, nakabot ng 10,000 RPM to eh. Kasi yun nga, maraming factors, kaya kaya nang umangat dun. So, factor nga yung belt, pagka-manipis na. Hindi ka na talaga dudulo dyan, kahit anong gawin mo. Medyo hindi ko na i-consider yun nung nag-check ako ng CVT. Yan. Pero okay lang. Siguro kung i-vlog ko man yun, depende kung maisipan ko lang. Pero sa ngayon, okay na ako sa stock easy remap ngayon ni Marco na naka 100% na na-fit dito sa TSMP Stage 1 Power Pipe natin. Tsaka lumalagpas talaga siya ng 120 sa patag. Mapamalakas ang hangin, saktong hangin, mainang hangin. Lagpas talaga siya. Kaya merong talagang power na binibigay ito sa dulo. Adjustment lang sa CVT ang kailangan or palit ng mga pyesa na kailangan ng palitan na nakabawas sa performance ng motor natin ngayon. Ito nga, tapusin yung vlog. Diretso na ako sa amin ito. Sarap dito, no? Sa New Clark City. Ay, try nga natin dito. Ito yung super downhill dito, eh. Nakatakot nga lang. Siguro huwag natin yukuhan. Birahin lang natin. Or slight yuko. Ayan, super downhill.
Oh, nagli-limit talaga siya. 127. Kahit super downhill yung daan. Isa lang ibig sabihin nun, belt talaga. Ayun, confirm bang ating hinala na belt na talaga may problema.